you, what's up mga idol? Paano magpalit ng pangalan sa ML? Or how to change name in Mobile Legends? So for this video, ituturo ko sa inyo kung paano. At paano mag-change name for free or walang binabayaran. At paano makatipid sa pagbili ng rename card. Kung sakaling ikaw ay hindi na pwede sa tinatawag na free change name for first time. So before that, advice ko lang muna mga idol. Na pwede nyong i-landscape ang inyong screen if ever na malabo ang video na ito. Nang sa ganun ay malinaw nyong mapanood. So simulan na natin para hindi kayo maboring. So may tatlong paraan kung paano mag-change name sa Mobile Legends. So una, pumunta tayo sa shop. Dito ay makikita nyo agad yung rename card. Na 20% daw ngayon. Na dati ay nagkakahalaga ng 299 at ngayon ay 20% sale pa kunwari si Monton at ayan naging 239 na lang. Pero siyempre hindi tayo papayag na gumastos na lang ng ganun kalaking halagang diamond para lang makapag-change name ng in-game name sa ML. So huwag tayo dito guys, sobrang laki na nito para sa akin. Subukan natin yung iba pang paraan para makamas mura pa. Well, kung hindi naman big deal sa inyo is nasa sa inyo lang yan mga idol. So huwag muna kayo magmadali mga idol. So ano nga ba ang pangalawang paraan? Paano nga ba mas makakatipid pa para mag-change name? So balik muna tayo dito. Dito makikita nyo itong plus sign or itong diamond mismo. Pindutin nyo lang ito. Pagkatapos, hanapin nyo itong season first recharge. Paalala lang mga idol, kung sakaling hindi nyo ito makita dito, ay maaaring kaka-download nyo lang ulit ng ML. Or kaya downloading resources pa ang iyong Mobile Legends. Huwag kayong malito, maaring downloading resources lang yan. Dahil nung ako ang tagal kong hinahanap, yun pala ay hihintayin ko pa pala matapos mag-download ng resources. Bago ko siya makita dito, so ito na nga mga idol. Ito yung pangalawa nating paraan para mas makatipid ng diamonds na mabibili natin itong rename card dito ng mas mura sa halagang 50 diamonds lang. Yes mga idol, mabibili nyo ito sa halagang 50 diamonds. Pero bago yan, hindi nyo yan basta-basta mabibili yan sa iisang araw lang. So ayan ang i-explain ko sa inyo kung papaano, lalo na kung hindi mo pa alam. Kasi gumawa ako ng video dati. Marami pa ring nagtatanong sa comment na nalilito dito. So ito na nga, kung makikita nyo, meron akong sapat na diamonds. Pero kapag bibilhin na natin siya, ito yung mangyayari. Ayon dito, purchasable after recharge in 3 days. So ganito ang mangyayari. Dapat kailangan nyo muna makapag-recharge ng diamonds. Kahit na may existing diamonds ka pa na sapat naman para bilhin ito. So yes, may gagawin muna kayong task pero hindi naman ito mahirap. Explain ko sa inyo. Ang kailangan lang naman is makapag-recharge kayo ng 3 beses. Pero wait, baka malito kayo, hindi po 3 beses sa isang araw lang. So ganito dapat ang gagawin nyo. Halimbawa, nagpa-recharge kayo ng diamonds ngayon araw. So ang mangyayari, magkakaroon yan ng 1/3. Tapos wala muna kayong gagawin after nyo mag-recharge. Kasi bukas dun dapat ulit kayo magpapa-recharge ulit. So para malinaw sa lahat, halimbawa na lang, Monday ngayon, so nagpa-recharge ako ngayon araw. Then kinabukasan Tuesday, kailangan ko magpa-recharge ulit. So kinabukasan na naman Wednesday, nagpa-recharge ako ulit. So ganun lang guys, reminder nga pala, dapat i-consider nyo na nag-reset na yung daily task ni Monton na which is every 4 PM. So dito sa Pinas, ang server time ni Mobile Legends is every 4 PM. So kapag magre-recharge kayo ulit, dapat consider na na-reset yung daily task which is tuwing 4 PM. So para malinaw, dapat consider na 24 hours bago kayo mag-recharge ulit. So yes, gagawin natin ito dahil para makumpleto natin yung task dito na purchasable after recharge in 3 days. Mabibili na natin itong rename card sa halagang 50 diamonds instead of 239 diamonds na nakalagay sa shop. Yes, gagastos pa rin kayo dito ng diamonds pero mas makakamura kayo ng malaking bawas. Dahil mabibili nyo lang ito ng 50 diamonds compared dun sa shop na 239 diamonds. Wait, bago kayo mapamura, kasi sa sobrang naiinip na kayo dahil gusto nyo na malaman yung free change name is malalaman nyo yan sa huli. So sinadya natin yan kasi basic lang naman yun at hindi lahat ay pwede kasi limited lang yun. At meron nga pa pala guys, para mas makatipid kayo pag kayo ay magpapa-recharge. Kung ang purpose nyo lang is para mabili nyo ang rename card na andito sa seasonal first recharge, ay ang maganda nyong gawin is, kung magpapa-recharge kayo sa Code Shop ay since na 3 days kayo dapat magpapa-recharge para makumpleto ito. At mabili nyo na rin ito na kunti lang ang gastos, ay pwede kayo magpa-recharge ng kaunti tulad ng nandito sa Code Shop na 5 diamonds lang. Again, kung ang purpose nyo lang naman is makumpleto itong task na recharge 3 days to purchase this rename card. Okay, so halimbawa ulit natin. Monday ngayon, so nagpa-recharge tayo ng 20 diamonds. So kinabukasan Tuesday, kailangan natin magpa-recharge ng 20 diamonds ulit.
So at this time isang recharge na lang ay pwede na nating mabili itong rename card. So Wednesday na. So kailangan natin magpa-recharge. Ang kailangan lang natin is 10 diamonds para maging 50 diamonds na lahat. At mabibili na natin ang rename card. So kapag nagawa nyo yan ay pwede nyo na ito mabili. So sa paraan ay yan makakatipid tayo kung ang purpose lang natin is mabili itong rename card. Nga pala guys, bago tayo magpatuloy ay maaari nyo ba i-like ang video na ito bilang suporta at pasasalamat kung nakatulong ang video na ito. At maaari kayong mag-iwan ng comment sa video na ito para ma-notify ko kayo sa lahat ng sumusuporta at nag-iwan ng comment sa ating video ay sobrang na-appreciate namin kayo. Salamat sa pag-subscribe at like ng ating video at kung hindi naman ay sana ma-band ang account nyo sa Mobile Legends. Biro lang guys. So ayun, balik tayo sa kung paano mag-change name sa Mobile Legends. So nakita na natin yung dalawang paraan. Una, kung marami kang diamonds at sobrang nagmamadali ka na ay pumunta ka sa shop at bilhin mo yung rename card na 239 diamonds ang presyo na rename card. At mapapalitan mo na ng pangalan ang iyong account on time. Pangalawa, kung mag-aantay ka ng 3 days at mag-recharge ay mabibili mo na agad itong rename card sa season of first recharge na sa halagang 50 diamonds ay may rename card ka na. At pwede mo na itong palitan. So pangatlo natin. Ito lang naman yung free change name na tinutukoy natin kapag first time mo lang mag-change name sa iyong account. Maliban dyan ay wala nang iba. So paano natin palitan? So basic lang naman. Ang una mong gagawin ay pumunta ka sa iyong profile. Pindutin mo lang ito. So kapag nandito ka na, pindutin mo yung in-game name. So ayan agad yung lalabas. This change requires spending rename card. So kailangan natin ng rename card para makapag-change name. So nasa sa inyo na kung paano kayo bibili ng rename card ayon sa tinuro natin kanina. Free first time. So dito sa free first time ay makakapag-change name ka na kahit walang ginastos or walang rename card basta ikaw ay unang beses ka palang magpapalit ng pangalan. Or first time mo palang mag-change name. So kung ikaw ay hindi pa nag-change name ay may pagkakataon ka para baguhin ito ng walang kailangan na rename card, in short free lang. So ayan, i-tap nyo lang yan at i-enter yung gusto nyong pangalan. Then i-tap ang OK. So pagkatapos niyan magkakaroon na kayo ng bagong in-game name. So ganun lang naman kadali guys. So remind lang guys, kung kayo ay nakapag-change na ng name ay wala na pong ibang paraan para magkaroon ng free change name kung nagamit muna ito. Will, kung gusto mo talaga palitan ang pangalan mo sa ML at kailangan mo na talaga ng rename card, I suggest na gawin mo yung pangalawang ways para magkaroon, which is yung pag-recharge ng 3 days. Then pagkatapos mabibili mo na ito ng 50 diamonds lang. Yun lang ang magandang paraan kung walang free change name. At minsan naman nakakakuha ka ng rename card na trial which is 7 days nakalagay. Pero hindi ibig sabihin pinalitan mo yung pangalan mo din after ng 7 days babalik sa dati or mawawala yung pinalit mo. Hindi po, ang ibig sabihin ng 7 days is after ng 7 days trial ng rename card ay mawawala na. So dapat ay magamit mo na itong rename card before 7 days na mag-expire. Kasi mawawala, so sayang naman ang rename card. So yun lang muna guys. Sana nakatulong ang video na ito and please like this video at mag-iwan na rin kayo ng comment. So ayun lang, salamat guys.